naman tayo ngayon upang pag-uusapan na naman natin ang uri ng mga rock gemstone, mga ka-taps. So, meron ako ipapakita sa inyo na mga bato na ating laging i-identify, mga ka-taps, kung ano ang kanilang pangalan, ano ang kanilang mga hardness. Panoorin natin, mga ka-taps. Ito ang unang ating bato na ating pag-uusapan ngayon ay ang batong almandine. Ang hardness ng almandine ng batong ito is 7 to 7.5, mga ka-atoms, at non-magnetic ang batong ito. Ang almandine na gemstone, mga ka-atoms, a member of garnet group. Napakatigas na bato dahil 7.5 yung hardness. At napakaganda yung batong ito, mga ka-atoms. Tingnan nyo na mabuti. Focus po natin. Ayan. Ang ganda ng texture, di ba? Ayan. Glassy-glassy ito. Ayan, oh. Ayan. Pinukpok ito sa martilyo. Yan lang siya yung nabasag. Kunti lang. Ayan, oh. So, glassy-glassy ang almandine na gemstone, mga ka-atoms. At ang batong ito is non-magnetic. Ayan. Ang almandine gemstone. Ang batong may halaga. Ayan. Lalo na siguro kung makating. Napakaganda yung loob, yung logo. Napakaganda yung kulay. Yan ang ating almandine gemstone. Ang number one na bato. Ang pangalawa, itong ating mudstone. Ayan. Tingnan nyo yung kulay. Kulay lupa. Kaya tinatawag siyang mudstone. Yan ang kanyang kulay. Ang hardness ng batong ito is 2 to 3 yung hardness. Ayan. Tingnan nyo mabuti. Ito ay mudstone. Kulay lupa, mga ka-atoms. Ayan. So, bago tayo sa pangatlo. Ating pangatlo, kung saan cute na cute. Maliit, itong ating gypsum. Hardness is 2. Napakalambot. Number 2. Ang gypsum, mga ka-atoms. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ganda yung kulay. Malambot na ba to? Pero kumikilang-kilang. So, ito ang ating gypsum na bato, ang pangatlong bato, mga ka-atoms. Ito ang ating pang-apat na bato na pag-uusapan sa araw na ito, ang gemstone na limestone. Hardness is 2 to 4. Ito ang ating limestone. Ayan. Bagamat siya ay malambot na bato, pero maganda naman sa loob. Ayan yung loob niya. Maganda. So, ito ang ating limestone. Ito sa labas, ang texture. Tingnan niyo mabuti. Ayan. Ito sa loob. So, kung kayo ay may bato na ganito, lahat, ayan, ay limestone. At madaling basagin dahil ang hardness niya is 2 to 4, mga ka-atoms. So,
Lumako na tayo sa pang number 5. Ang ating number 5, ito ay quartz stone gemstone. Ito, mga ka-atoms. Ang tatlong ito ay mga quartz. Ayan. Parang purple ang color. Ito mga ka-atoms, parang may halo siya yellow. Translucent ha itong batong ito. Napakalaki pero tagos pa rin yung liwanag. Ayan. Focus natin. Ayan. So ito ay cardstone na ibang kulay. Hardness is 7. Kaya matigas at mabigat. Mahirap basagin ang batong ito. Ito, magamat maliit siya, pero napakabigat din ang batong ito. Yan o. Ito ay isang uri ng quartz. At ito rin yung isa. Isang uri ng quartz. Ayan. So, ito ang ating panglimang bato. Dumako na tayo sa pinakahuling bato. Ito ang ating pang-anim na bato. Ayan. Titigan yung ating mabuti. Medyo matalas ang kanto. Ito ay church stone, mga ka-atoms. Ayan. Hardness is 6 to 7. Church stone. Ayan. Ayan, mga ka-atoms. Ang church, ang kanto niya is medyo matalas, you know, kung atin salat-salatin. Matalas yung kanto. So, ito yung ating pinakahuli. Ang ating church stone, mga ka-atoms. Hardness, round 6 to 7. At non-magnetic ang batong ito, mga ka-atoms. So, maraming salamat mga ka-atam sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta sa channel na ito. Ingat po tayo palagi and God bless everyone.